Hello mga peeps, welcome back to my channel. So yun nga, medyo hindi tayo masyadong nakatulog kagabi, wala tayong magawa, pero para mas makabuluhan naman yung gabi natin, I actually made a song. Isa rin talaga yun sa mga hobby ko, gumawa ng kanta. Minsan bigla na lang ako napapaisip mga ideas na nagbabatuhan sa utak ko, so bigla ko na lang sinusulat a song. Siguro, more or less, marami na rin ako nagawang kanta. Ang problema lang talaga, hindi ko sila nakukumpa. Minsan, pag natapos ko na, tinatapon ko. So, yun ang problema. Sayang. Kung nakompile ko lang din siguro sila, siguro umabot na rin ako ng mga 10 to 20 songs na nagawa. Yan. So, mahilig din kasi ako makinig ng music. Paborito ko rin talaga is The Beatles. Siyempre, sinong hindi na makakalimot kila John Lennon, Paul McCartney, diba? Ringo Starr, George Harrison, the best, kumbaga the greatest band of all time. Ibang hindi nakakaalam ng kanta nilang Let It Be, imagine, kahit nga mga bata ngayon, kinakanta pa rin yung mga kanta nila eh. So talagang kumbaga, nandun yung impact nila eh. Grabe yung impact ng The Beatles sa tao. Hanggang, kumbaga, different generations yung impact nila. So, kaya sila natawag na the greatest band of all time. Si Bob Dylan, ayos din yung mga kanta ni Bob Dylan. Ang gustong-gusto kong kanta niya talaga is yung Blowing in the Wind. Yun. Sa Filipino songwriters naman natin, of course, sa mga kundiman pa nga, di ba? Yung mga time ng kundiman, sila, sino ba? Wala akong masyadong kilala. Sini Canor Abelardo, yun, actually, kasi naalala ko nung nasa elementary pa tayo, pinapakanta sa atin yung kanta niya, yung Bituing Marikit. Kung naalala niyo yun, guys, comment down below kung sino yung mga nasa elementary na pinakabisa sa inyo yung kanta ni Canor Abelardo na Bituing Marikit. Sino pa sila? Siyempre, Christmas songs. So, si Jose Marichan, si sa mga love songs naman, nandiyan sila Rey Valera, di ba? Martin Rivera. Ang dami talaga mga Pilipino talaga na ano pa, to talagang marunong din gumawa ng kanta eh. Sa mga parang pa-comedy rin ng mga kanta, sila Lito Camo, di ba? Si Yoyoy Villame. Basta yun, si Yoyoy Villame. Sino pa? O sa larangan naman ng rap, of course, Master Rapper. Si Idol Francis M, rest in peace, Master Rapper. Nandiyan din si Andrew E, yun, hindi ko lang nakalimutan. Pero si Francis M talaga, kudos din naman kay Andrew A. Talagang magaling din naman siya. Pero most of the rappers of our generations talaga ang tinitingala si Francis M. Kumbaga, siya yung godfather ng Filipino rap music talaga eh. Pero like I've said, Mr. Andrew A. talagang sobrang gaganda rin talaga ng mga kanta ni Mr. Andrew A. Pinapakinggan ko rin talaga yung mga kanta niya eh. And who else? Sa mga Pinoy rock band din naman, nagsulputan na, ang dami. Noong mga 1980s, something like that, noong panahon ng kasikatan ng banda din talaga sila, Eraserheads, di ba? Sinong di makakalimot sa kanta nila, yung mga pangkanto-kanto lang. Yung tipong, kumbaga, isang oras lang ginawa ni Eli Buendia yung kanta eh. Tapos, nag-hit agad, parang ganon. Sobrang ganda rin ng mga kanta. Kasi, kumbaga, sa Filipino culture kasi, minsan pag nakikinig tayo ng mga music, nire-relate din natin yung buhay natin. Minsan kinukuha natin yung lyrics ng kanta at ina-apply din natin sa totoong buhay. Kumbaga, sobrang babaw lang ng mga lyrics pero nakaka-relate tayo. Hindi rin kasi masyadong maganda kung yung lyrics mo is minsan napakatalinghaga na hindi naman lahat ng Pilipino marunong sa mga, you know, yung mga malalalim na salitang Tagalog or English. So, minsan dapat gumawa din tayo ng mga kanta na alam natin na makaka-relate din yung madlang Pilipino. Mas marami naman kasi yung mga normal Filipinos or yung mga hindi kabilang sa mataas na antas ng buhay. Kumbaga, mas marami yung nasa medyo mababa or average.
So, kumbaga, yun yung talagang atakehin natin na pwedeng makinig sa ating mga kanta. Sorry, naghahang ako guys, aga. Yun. So, actually sa mga bagong band ngayon, ang gusto ko talaga, yung Hail, maganda rin yung kwan ng Hail, yung mga kanta nila. Si Mr. Champoy, ang galing gumawa ng kanta niyan. Si Eli, eh, no, sorry, si Yael Yuzon ng Sponge Cola, sobrang ganda rin. Most of their songs, or it's either Tagalog, English, ang galing nilang gumawa ng kanta eh. Si Champoy, tsaka si Mr. Yael Yuzon. Gusto ko rin si Kwan, Mr. Monty ng Mayonnaise. Sino bang hindi makakalimot dun sa kanta niyang Jopay, di ba? Gusto ko rin yung kinakanta dati. Yun, so, yun lang yung background ko sa music. Yun yung mga usual na pinapakinggan ko. And minsan, sabi nga nila, pag mas marami kang karanasan at napagdaanan, mas marami kang mga ideya, yung kumbaga sanga-sanga na yung mga ideya sa utak mo, na para kang diksyonaryo na hindi nauubusan ng salita. Basta may naisip ka, sulat. Kumbaga ganon sa mga taong talagang sobrang eksperyensado, sobrang ang daming mga bagay na napagdaanan na at humubog sa kanilang pagkatao at mas maging matibay na nilalang. Kumbaga ganon, di ba? Yun yung sinasabi ko, matataling hanggang salita eh. Yun. So, kumawa naman ako ng kanta ngayon. Medyo banyaga yung kanta natin guys, ha? Pero, sana magustuhan nyo na lang. Yun na lang. Hindi rin ako ganun talaga kagaling kumanta. Hindi rin ako marunong, ganun karunong mag-play ng guitar. Pero, I'll do my best para magustuhan nyo to. Alright? Check it out, guys. Eto nga pala yung kanta ko guys. So, tingnan nyo naman kung gaano kalinis, di ba? Oh, linis. Ganyan talaga. Ayaw na, minsan kasi pag nasulat mo na, ayaw mo na isulat ulit. Kumbaga, i-erase mo na lang yung mga pinapalitan mo. Kaya, minsan, nagiging ganito yung talahan mo ng mga lyrics mo. Di ba? Kaysa naman sa itapon mo yung papel, di ba? Sayang din naman. I-erasein mo na lang. Kumbaga, kanta mo naman yun eh. Kaya, makakabisa mo rin. Yun. Huwag din tayo magsayang ng papel, guys. Di ba? Sayang din naman. At saka tinta ng bullpen. Mahal din yan. Alright, guys. So, ito. So, let's start. Sana magustuhan nyo po. Yung mga mangbabash. Okay lang. Sige, i-bash mo lang ako. Wala namang problema dun eh. Good or bad, publicity is still a publicity, di ba? Alright, so, sana magustuhan nyo. Paulit-ulit lang. Sige na, mag-start na nga ako. Okay. Memories that haunts your life.
sorrows and griefs. Sees no one but you. Not to blame, cause you start the flame. As when you realize the sanity is vastly private inside. Sees the madness. Then come back to your senses. Come back to your senses. Get your second chance and forget about your haters. Showing some contrition will make you feel better. As you move into the face and never go back as a sinner. Let the rubble hit the road, I'm sick of your excuses. Keep the fire burning and never let it out of flame. Resolution's never easy to achieve. At the end of time, you can say, at least you did your best. At least you did your best. As when you realize the sanity is vastly thriving inside. Since the moment, come on home. Since the back to your senses. Back to your senses. Let the rubber hit the road, I'm sick of your excuses. Let the fire burn in and never let it out of flame. Resolution's never easy to achieve. At the end of time, all you can say, at least I did my best. Oh my God! Another one. So, ayun nga guys. Natapos din yung kanta natin doon. So, like I've said, pwede mang bash, okay lang yan. Walang problema dyan. I-comment nyo lang kung ano yung pwede nating i-improve or hindi rin kasi maganda, hindi rin ganun kaganda yung sound quality kasi wala pa akong yung mga, alam nyo na yun, yung mga mamahaling mga technology na pwede nating gamitin for recording. Meron lang ako ng mga simpleng audio microphone lang, so sana naiintindihan nyo rin yung mga salita na lumalabas sa aking bibig while listening to that song. So, anyway, dito ko natatapusin yung vlog na to. Sana magustuhan nyo yung kanta. So, kung nagustuhan nyo, balik lang kayo sa channel ko. Marami pa akong i-upload ng mga kanta. Yung mga nagawa ko na dati. Sige, itry kong, ano pa to? Itry ko siyang alalahanin ulit at isulat at i-upload natin. Minsan, masasabi ko rin ng mga base sa mga experiences ko din. Yun. So, guys, sana nagustuhan nyo. Sana wag natin kalimutan mag-subscribe, i-share tong video na to, at mag-like na rin. Okay? Thank you so much. Bye-bye!